bago ka mag-umpisa, tanungin mo yung sarili mo, sino ang gusto kong parokyano? Kasi ang pinakaayaw mo sa sari-sari store na bumili ka na marami tapos nakatenga at hindi kayang ibenta. Videos that will make you wealthy and debt-free. Gusto mo ba mag-start ng sarili mong sari-sari store para ikaw ay magkaroon ng extra income pero medyo nangangamba ka dahil hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Ay, nako, magandang balita. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tips, strategies, kung paano ka mag-set up ng iyong successful sari-sari store. Hi there mga friendship! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited ako sa episode na ito, I'm sure. Marami sa atin po ang gustong mag-umpisa ng tindahan sa labas ng bahay. Kaya nga yan ang pag-uusapan po natin. Paano ba? Pero bago natin pag-usapan yan, I encourage yung tapusin nyo hanggang sa dulo. Dahil sa dulo po, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Okay, para hindi malugi ang iyong sari-sari store. Umpisa na po natin ang definition ng sari-sari store. It's a small neighborhood retail store. Oo, nagbebenta ng mga snacks, pagkain, tapos drinks, kape, asukal, mantika, noodles, toiletries, at marami pang iba na ginagamit sa pang-araw-araw. So, imbis pumupunta sa mga malalayo, ay pupunta na sa maliit na tindahan. So, the next question, ano ba ang kailangan no, na gawin mo? Eh, kailangan gumawa tayo ng simple na business plan. At pag simple business plan, nag-uumpisa talaga ang business plan sa target market. Bago ka mag-umpisa, tanungin mo yung sarili mo, sino ang gusto kong parokyano? Pwedeng mga, siyempre, kapitbahay, pamilya, estudyante kung malapit ka sa school, di ba? Or malapit ka sa mga ospital or sa opisina. Di ba? Yan ang, check mo, yung area mo. Sino ba talagang target market? Tapos next, isipin mo, yung problema nila at saka nararamdaman nila. Siyempre, ang problema, lalo na kung medyo malayo-layo yung convenience store o supermarket, napakalayo, maglalakad pa sila. At saka minsan, siyempre, very inconvenient na napakalayo pa ang pupuntahan nila. So, ano yung solution mo? Ang solution mo is to provide convenience. Oo, at the same time, affordable. Kasi in reality, kung bumili ka sa mga tinatawag na yung mga, siyempre, 7-Eleven, oo, or kay ano Uncle John na napalitan na po yung kaniyang ano mini stop, eh mas mataas po yan, mga 20-30% compared to the sari-sari store. So convenient and affordable products. And mission mo, syempre ang mission, provide again quality products and affordable and fast service. Ano man vision mo? Siyempre, ang vision mo na ikaw ang pupuntahan pag meron silang kailangan. Diba? Ng mga taong nakapaligid sa'yo. Tapos, punta na tayo sa business, ano, profit naman tayo. Ano target po natin? Financial goal po natin, bumenta tayo ng 5,000 pesos per day on the first 3 months. Tatlong buwan, o first tatlong buwan, or 6 months. Sige, mga umpisa ka, siguro 500, then 1,000, then palaki ng palaki na po yan. More or less, just to give you a perspective, ang profit margin ng sari-sari store, depende sa produkto, ha, tumatakbo yan ng 10% to 40%. 10 to 40%, depende kung anong produkto. And then, ang goal natin is mag-increase ng ating benta by 10 to 20%. 10 to 20% on the first year. And isa pang goal, nag-uumpisa ka siguro sa kakaunting produkto at sana naman umabot ka ng mga 50 varieties no sa iyong sari-sari store. Now, since alam na po natin ang ating business plan, target market, tapos gumawa na tayo ng financial goal, ang next step naman para makabuo ng sari-sari store, gumawa tayong system and workflow. So una, makikip ka ng mga product inventory sa store mo. Starting and ending. Kung gusto mo, may software ka or if not naman spreadsheet or ano lang, sulat lang. Number two, ang perang pumapasok, benta, sulat, ang perang lumalabas. O kunyari, benta tapos sunusukli, kailangan nakasulat lahat ng benta. And then number three, mag-set up ka ng system ng restocking. When you say restocking, at the end of the day, pag binilang mo, kunyari ang average noodles na nabebenta mo ay 20 in a day. May stock ka ng 50. Pag alam mo, pag umabot na po siya ng 25, o 25, order ka na ulit. Para may 50% ka ng stock level, okay? Para hindi ka nauubusan. And then next, syempre naman, pag may sistema ka na, tao naman. Hanap po na tayo ng tao. Number one, pwede kang kumuha ng tinatawag na storekeeper. Okay, storekeeper, siya po ang magmamanage ng inventory, magta-transact,
'di ba? Siya rin maglilinis. More or less pagka maliliit na sari-sari store, nag-uumpisa lang 'yan, ha. Ah, lalo na kung probinsya, from 7,000 pesos per month, mataas na nga 'yan to 10,000 pesos. 7 to 10,000 pesos. At kumuha rin kayo ng assistant kung kailangan yung umalis. Syempre naman, eh yung assistant nasa 5,000 to 7,000 just in case na hindi pumasok yung una. And normally naman, pa nag-uumpisa po, tayo po nag-uumpisa nun. Kaya nga, tatanungin ko si Martin, si Flor Ibanez Vlogs, at si Ray Jaya Pauya, o from Bicol. May sari-sari store ka na ba? Ngayon naman, usapan naman natin, magkano ang puhunan? Depende yan, ha? Depende po ang puhunan. Ang puhunan na kailangan po natin dito sa sari-sari store, mga maliliit, nag-uumpisa yan sa 10 to 20,000. Siguro, pag medyo malaki-laki ng konti, 50,000. At depende yan kung hindi pa kasamang renovation yan. Ha? We are talking only a little bit about stock inventory. At syempre naman, napakahalaga po, when it comes to resources aside from pera, yung location, location, location. Matao ba yung daanan? At the same time, huwag kakalimutan, bibili ka ng supply. Kailangan meron kang mga trusted supplier. And don't forget, pagka natapos mo ng lahat, may sistema ka na, may tao ka na, may produkto ka na, marketing. Kailangan pa gumamit tayo ng mga flyers, word of mouth of advertising, para yung mga, ano yung mga Marites, no? Para sila na mag-spread. Tapos may banner ka, social media gamitin mo para mag-promote ka. Okay, pero ito naman, as I promise, syempre ang goal natin sa business ay kumita. At ito naman dapat yung iwasan para hindi malugi ang iyong sari-sari store. Please take down these notes. Number one, huwag mag-over budget sa iyong initial inventory. Syempre sa umpisa, kapakapa muna. Bili lang tayo ng konti para malaman natin kung ano mabenta, doon ka magdagdag. Kasi ang pinakaayaw mo sa sari-sari store na bumili ka ng marami tapos nakatenga at hindi kayang ibenta. Agree or disagree? Kung nag-agree ka, type agree. Number two, huwag kalimutan ang tamang accounting. Okay, when you say accounting, again, magsulat ng iyong benta at the end of the day para malaman mo magkano ang iyong benta. Number 3, ay naku mga friendship. Ito lang po, ha, huwag ipagsasama ang personal na pera sa negosyo. Kung kayo ay kukuha ng pera sa iyong tindahan, make sure kukunin mo lang yung tubo. Oo. Ang as I mentioned, yung tubo, depende yan, ranging from 10 to 40%. So, pwede kang kumuha siguro minimum 10% or 20% maximum. Pag may benta ka 500, ang pwede mo lang kunin ay nasa 50 pesos to 100 pesos per day. Kasi pag ginamit mo ang iyong 500, kinain mo na ang iyong puhunan at wala ka na ipampupuhunan. At pang-apat po, please, 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 kung kayo ay hindi maiwasan magpautang, huwag magpautang ng malaki. Bakit po? Just in case na hindi ka mabayaran, hindi magsasara ang iyong tindahan. Magpautang lang ng maliit. Just in case na hindi ka bayaran, ika nga eh, safe ka. Hmm? At syempre, huwag natin pahayaan yung tinatawag natin yung customer service. Because you are only good as your last customer. Kaya ang magbigay ng magandang serbisyo, gumawa ng karagdagan pagsisikap, mga promo, mga advertising para manatili sa iyo ang iyong suki. Pasok mga suki! Presyong Davy Soria! Yes, mga friendship! So, ito po yung mga pamamaraan na paano kayo mag-start ng sari-sari store business. Kung may dagdag pa kayong kaalaman at gusto nyo pa idagdag, ilagay nyo na lang sa comment section. And please do also write down kung ano yung gusto nyong negosyo na pwede kong i-review at para mabigyan ko kayo ng idea. And by the way, ito na yung last shoutout ko if you're starting a business or looking ways to improve your existing one. Nandito ako para tumulong po sa inyo. I've been in sales for 46 years and business. Kaya kung kailangan nyo ng mga valuable insight and consultation, all you need to do is just fill up a free assessment form sa loob ng comment section para matulungan ko kayo na madala ang inyong business to the next level. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.